Hello guys! So ito, nagbabalik na naman po kami. At dahil nga malapit na mag-spring, at after ng spring, mag-winter na. So we decided na humabol pa sa mga lugar na hindi pa namin napapasyalan. To be honest guys, this is my first ever talaga na Ewan ko ba, parang feeling ko kasi to, since malapit lang naman yung Kananaskis, anytime pwede namin siyang pasyalan. So ito na nga guys, no. So nagulat ako, ang ganda-ganda pala ng Kananaskis. So sa mga balak at sa mga plano pa lang pumasyal ng Kananaskis, ayan, meron silang customer service office diyan bago kayo pumasok. So malapit lang sila sa Bungad. You have to pay their their day pass or yung kanilang gate pass para makapag-ikot-ikot ka ng legal. Ayun, ang binayad namin for day pass ang kinuha namin kasi we're not sure kung hanggang magstay kami ng ilang araw, pero day pass lang muna total. Yung hotel naman namin sa na, pinaka nasa Bungad siya, so we don't need to pay for the pass doon. So $15 yung day pass nila. So ayun na nga, no. So una namin syempre kinuha yung map nila, and then na-shock talaga ako na ang dami palang lake inside the Kananaskis, which is sobra talagang interesting kasi nagulat ako sa mga bumungad sa akin like this. Kasi parang exactly the same lang siya ng Jasper. So ang Jasper, ganitong-ganito rin yung road nila. Ayan, napakaganda ng mga mountains. At ang daming mountains din talaga guys. So talagang nagulat lang ako, to be honest. Totoo pala yung Chika. Actually, na-mention natin ni Mami Grace sa akin na sinadadala sila sa Kananaskis sa mga bata dahil mahilig din talaga sila mag-ikot-ikot. So, madalas nila dito ng family nila sa Reyes. So, yun na nga, natuwa ako talaga na sobrang ganda guys. Ayan, kung makikita nyo, panoon nyo yung road. Tapos ang maganda pa sa kanya, hindi siya ganun ka-crowded. Hindi siya ganun ka-busy. Kaya sa mga nagbabalak pang humabol sa Tag-init, ayan, isama nyo na sa bucket list yung Kananaskis. So, yun na nga, no, medyo inutom ang aking driver. Sabi niya, kakain lang daw siya ng quick. Ayun, at sabi ko, dito nga sa Kananaskis, isa to sa mga pinaka may maraming bear na makikita niyo siya, guys. So, ayun nga, kaya talagang hindi ko nakalimutan dalihin o kahit lalabas na ako ng kotse, dala ko yung aming bear spray. Hindi natin masasabi, diba? Sobrang kailangan natin talaga mag-ingat din. Ayun na nga, so, i-enjoy nyo to, guys. Tignan nyo ang mga dinadaanan at mga nag-visit kami sa mga lakes na kinaya namin pasyalan dahil I think kulang ang isang araw para i-visit ng Kananaskis. Medyo marami talagang pwedeng puntahan. Ito, meron silang lake na lower and upper lake. So ito yung lower, ito yung una namin nadaan. Prepare ng boating dyan. So, pwede kayo mag-boating dito, guys. So, ayun na nga, no. Ayan, while we're still strolling inside the Kananaskis, ganyan kami, ganyan ang scenario namin. At itong, so, lahat ng pwedeng inistapan namin. So, nakita ko nga, ayan, nagmuni-muni ate mo, girl. Kung may eksena to dyan, kala mo naman, may MTV, girl. Peksena na lang yung lola nyo dyan. Pasensyahan nyo na. So, ayun na nga, no. So, habang nag-ikot-ikot kami, nakita na rin namin yung upper lake na sinasabi. So, this one is the upper lake naman. Yung kanina is lower lake. This one is upper lake. So, dito pwede ka mag-fishing. So, bas make sure lang sa mga magpa-plan mag-fishing, meron kayong certificate kasi merong talagang kailangan na certified ka na for fishing. Hindi basta-basta pwede yan kasi baka masita nila kayo. So, ayun na nga, medyo nag-iimo-imo kami din mag-asawa. Pero yun nga, dahil sobrang, ewan ko ba, nagiging amats ko dahil nga, sabi nga nila, sign of aging na ba to? Ayun, so nagkalat ang deer dito. So, marami talagang wild dito sa loob ng Kananaskis, guys. So, pero careful din kayo that hindi rin sila pwedeng basta-basta lang lapitan. So, much better mag-ingat pa rin talaga kayo kapag nag-visit kayo sa mga wildlife o sa wild nature na ganito. At ayun na nga guys, so syempre binabayan muna namin yung gamit namin dito sa hotel na pinag-checkingan namin. Checkingan! Ayan. So, first time namin na-try dito sa Stony Nakoda Hotel and Casino. So, maganda rin siya guys. Very affordable. And then, one thing is,
for sure na meron siyang signal, of course, pag nasa hotel ka na. And another most important information, guys, sa loob pala ng Kananaskis is sobrang walang signal ng cellphone site. So talagang mai-enjoy nyo at talagang ma-spend nyo yung oras nyo sa nature tripping. Ayun na nga. So syempre nag-dinner din yung aking apo at bumili lang kami ng pagkain sa Edo dyan sa kabilang corner naman. Pumunta rin kami ng Canmore. Nag-ikot-ikot na talaga kami yan dyan, guys. So yun lang, guys. So ang sarap ng ano, ng experience namin sa Kananaskis kasi ang dami namin nakitang mga wildlife deer, coyote, and ang inaabangan ko talaga is bear. Gusto ko lang bang maka-experience, makita sila in person. Pero never ever lapitan. Kasi talagang yan ang pinaka-danger talaga is the bear. Pero you have to be careful. And of course, dapat meron kayong bear spray. And alam mo yung guidelines kapag naka-encounter kayo ng bear. So, ito na nga, guys. Tapos na ang aming family day off. So, sa mga nanood, thank you for watching. And sa mga hindi pa naka-follow sa page namin, please follow our page.